Hello mga kapatid! Welcome na naman po sa isang bagong talakayan dito sa Easter Monday episode ng Tagasuri! Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode na yon ay meron tayong tatalakayin at babasahin pa natin yung ibang mga comments sa comment section dahil umiiyak sila dito sa ating mga naging expose kay Apollo Kibuloy. At ano itong namumuong parang merong nangyayari kasing pagsuporta kay Apollo Kibuloy? Yan po ang ating pag-uusapan kasama si kabatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo bro! Ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin po. Ayan ha, napakagandang araw naman po ito para sa ating mga Katoliko, ang pag-celebrate ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At napakaganda din ang ating topic ngayon. Sige ga, ano bang meron diyan, Kaburno? Okay, sige, bago muna natin simulan kung anong meron po dito, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, eto na kapatid na Gabriel. Oh, bago muna natin simulan, Brother Gabriel, ang ating episode, Happy Easter muli ah, sa inyo, sa mga nanonood sa atin. Oo, at paki-promote na rin ang iyong YouTube channel at Facebook page, kapatid na Gabriel. Yes po, ayan. Baka may hindi pa po nakasubscribe dyan sa may Karunungang Katoliko po, YouTube channel. At pag sa Facebook page naman po, Karunungang Katoliko TV. Ayan, maraming salamat, Brother Gabriel. At nagpapasalamat din tayo sa patuloy na pagsuporta ng ating 41,000 subscribers sa YouTube. Maraming wow. Salamat. Oo, maraming salamat sa salamat inyong sabi. Patuloy na pagsuporta. At sa Facebook naman ay nasa 1,600 na followers na tayo. Maraming salamat, ano? Ayan ha. At baka makalimutan niyo, meron tayong Facebook page kapatid na Gabriel. At kung may mga katanungan kayo, ipadala lang po ang inyong tanong sa factbustersph@gmail.com dahil sa mga susunod na araw ay sasagutin natin ang inyong mga katanungan at pwede ding i-drop yan sa ating question box dyan sa ating website www.factbusterph.blogspot.com at hindi lang yan kapatid ng Gabriel, pwede ding i-comment ang inyong mga nasabing tanong ayan sa ating comment section dito sa baba at kung gusto nyo pong mag-comment din, siyempre comment lang mga kapatid. Okay, eto na, kapatid na Gabriel. At dahil dyan ay babasahin natin ang iba't ibang comments ng mga nasasaktan na mga miyembro siguro ni Kibuloy o mga panatiko ni Kibuloy. Umpisaan natin dito sa comment ni... Eto, basahin mo na nga ito, kapatid na Gabriel. Ano yan? Mag-YouTube para manglait? Tingin ko pag di kayo nagbago, impyerno din pagsak nyo.
Jude verse 9. Oh, binawita pa ng talata. Hindi ako makakibuloy, pero kinikilabutan ako sa mga pakikialam nyo na may panlalait. Oh. Ay, ganun pala yun. Brother Gabriel, yung masasabi natin, merong nakasulat sa Biblia na dapat tayong magsuri, kapatid na Gabriel, kung yung mangangaral ay sa Diyos. Basahin nga natin yun. Itong nasa unang Juan 4:1, pakibasa, kapatid na Gabriel. Mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanglibutan. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, ng ating nabasa. O ngayon, paano naman kung yung pagsusuri natin, nalaman natin sa ating pagsusuri na yung aral pala na ipinangaral ng bula ang propeta ay mali at hindi naaayon sa Biblia at sa aral ng mga apostol at ng apostol. Iglesia. Oo. At ng iglesia na itinayo ni Kristo. Basahin nga natin yung 1:8 ng Galacia. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ngunit kung kami mismo o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng isang ebanghelyong taliwas sa ipinangaralan namin sa inyo, sumpain na wasa. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. O diba, kasumpa-sampa naman kasi yung mga aral ng mga bulaan na yan. Ako. O ngayon, ito na kapatid na Gabriel. E doon sa sinabi nung nag-comment. Ayan, yung nag-comment na si Romulo Bokiagan. Ayan, yung nag-comment. Nagbasa pa siya ng talata. Judas, versikulo 9. O, sige nga, kapatid na Gabriel. Tingnan nga natin yung Judas, versikulo 9. Ano ba ang sabi dyan, kapatid na Gabriel? Pakibasa. Datapwat ang Arkanghel Miguel ng makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, hindi nangahaslo gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, samayin ka nawa ng Panginoon. Parang pinapalabas niya, ito palang Brother Gabriel na sinabing sawayin ka nawa ng Panginoon, yan daw applicable, kapatid na Gabriel, dito sa nag-comment, itong ginagawa daw natin kay Kibuloy, kapatid na Gabriel, di ba? Mali po yan paggamit ng talata na yan, kapatid na Gabriel. Katunayan, ginamit na naman niya yan, yung Judas 1:9 na yan. Ako? Na naman? Oo, at yung ginawa natin, natatawa ka sa ating comment. Basahin natin ulit. Ayan. Hindi ka makakibuloy. Action speaks louder than words. God bless. Yes, Kaburno. yun yung reply nyo dito sa comment na naman pala niya. Hindi ako makakibuloy, pero wala kayong karapatan i-address kay Kibuloy na isang aso na masiba. Hindi. I beg to disagree. Hindi lang tayo. Madami ng documentary na nagpapatunay kung gaano kasiba talaga yan, kung paano naging aso yan si Kibuloy . Kahit sa secular lang Kung nanonood lang itong si Romulo, halatang-halata naman na hindi yan nanonood ng mga episode na kagaya nung sa Mirapler, kagaya nung kay Rambo, kagaya nung mga documentary. Yung mga karamihang video na na-review natin na secular ha, Pabornok, hindi religious, na nagpapatunay na itong si Kibuloy mukhang pera, ginagamit yung mga miyembro, ini-exploit yung mga miyembro para mangolekta ng pera para sa lalong ikayayaman niya. Yun naman ang katotohanan dun . Yun nga ang masaklap sa kanya. Yan na talagang umiiyak sa comment section, di ba? Ngayon. Yes. Isa pa, Brother Gabriel. Ito pang isa. Basahin natin ang comment naman ni Nida Grafe 8990. Ito yung kanyang expose. Basahin mo yung expose niya, kapatid na Gabriel. Ito sabi. Hello, Kaburnok at Brother Gab. May isang member dito sa Hong Kong, tumiwalag at bumalik sa Catholic kasi sabi niya ubos sahod niya
sa kakabigay o kabibigay ng 10% at may quota pa. Sabi niya, nang hypnotize daw yan si Kibuloy. Kaya yung iba, sunod-sunuran na lang. Ayun! Oh. Oh, di ba? Hindi lang tayo yung nagpapatutuon niyan. Ang dami nang nagsasabi. Na tama talaga yung ating sinasabi, kapatid na Gabriel, o di ba? Yes, yes. Kapag aso talaga si Kibuloy, aso talaga siya. Yun ang totoo dun. Oo, at mababasa natin yung asong yan sa Isaiah 56:11. Basahin mo nga yan yung sinasabi sa talatang yan, kapatid na Gabriel. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ayan, klarong-klaro, yan yung aso na tinutukoy, kapatid ng Gabriel. Sila'y mga matatakaw, wala pang kabusukan, di ba? Tapos hindi pa sila nakakaunawa dahil yung mga pinagsasabi, mali-mali, wala sa Biblia, di ba? Amen. Labag pa sa Biblia. Hindi lang wala. Oo, hindi lang wala. Labag pa. Ayun, di ba? Ayun. Oo. Ngayon, kapatid na Gabriel, dahil hanggang ngayon, patuloy pa rin tinutugi si Kibuloy. Eh, yung mga, ano niya, yung mga supporter niya, yung mga membro niya, patuloy na nag-e-express ng kanilang suporta kay Kibuloy, kapatid na Gabriel. O, katulad nito ha. Panoorin mo ito, kapatid na Gabriel. Oh, di ba? Oh, protect Pastor Kibuloy. Sabi. Tapos pinagre-resign si Bongbong Marcos, tapos we love you Sara Duterte. Ay nako, naman kalokohan. Protect Sara Duterte. Pinagsasabi nitong mga 'to na ito talaga kaburno. Ako, I safely conclude na talagang halatang-halatang yung pinaglalaban na yan ni Kibuloy bukod sa sarili niya. Politik ang politika talaga kaburnok eh. Napagkahalataan talaga, grabe, may halong politika na din talaga dyan. Mga, ewan ko na, basta cringe na cringe talaga, pabutok, grabe. Oh, ito pang isa, panoorin mo ito, kapatid na Gabriel. Nako, grabe naman ito sila. Justice for Pastor Apollo C. Kibuloy! Justice for Pastor Apollo C. Kibuloy! Justice for Pastor Apollo C. Kibuloy! Grabe naman yan. Ilang ulit yan, ha? Justice for Apollo C. Kibuloy, tapos protect. Oo, protect, protect. Konti na lang, sasayaw na sila eh. May dance step na lang, ha? Grabe naman itong taga-Sydney na miyembro niya. Tuloy nga natin. Sige. Protect Pastor Apollo C. Kibuloy! Resign, resign, Kiberos! Resign, resign, Kiberos! Resign, resign, Kiberos! Grabe naman, pati si Senator Risa pinagre-resign, Brother Gabriel. Grabe naman yan. Oo nga. Grabe naman niya. At Brother Gabriel, mamaya mapapanood mo, paano nila kinawawa si Senator Risa? Mamaya, panoorin mo, ha? Ituloy natin mamaya. O, sige, tuloy nga natin to. Sige, sige. Resign, Risa Ontiveros! Resign, Risa Ontiveros! Take the Constitution! We stand for Pastor Apollo C. Kibuloy! We love you, Pastor! Woo! Kultong, ang grabe ang cringe. Galawan, ha? Oo, kultong-kultong galawan, ano? Grabe, may pa, ano, may pa enjoy-enjoy pa sila. Woo, bakit ano, pinagdiriwang nila? Wala pa nga nangyayari. Oo, at, baka nang diriwang sila na si Kibuloy, eh, parang ipapakulong na mamaya. Grabe, grabe naman yan. Sobrang cringe, isa pang cringe yan, kaburnok eh. Ang protect constitution pinagsasasabi nito. Si Kibuloy lang naman pinoprotekta ng mga yan. Constitution. Sigurado ako baka yung iba pa dyan eh. Hindi pala baka. Sigurado ako yung iba dyan. Hindi din alam kung ano yung constitution ng Pilipinas. Kung ano sinasabi doon.
protect lang sila pero hindi nila naiintindihan sinasabi. Yun ang mahirap diyan eh. Yan ang mahirap. O katulad nitong nag-comment pa na isa. O basahin natin. Tayo pa daw yung naiinggit ha. Basahin mo nga itong comment, kapatid Agape. O sabi ni Napoleon Kunanan, 78-72, discarding ngayon, dumi-discarding din ba kayo? Baka sakaling umaman din kayo. Huwag kayong nangingialam, mga inggitero. Ay, yak! Yak! Yung may pastoral, yung tumitira ng babae araw-araw, iyo! Di ba, alin na, no? Okay lang, kahit kumita ako ng 60 pesos kada araw, yung sapat lang para sa pangkain ko kaysa kumikita ako ng bilyon na nang-i-exploit ng yembro. Ni wala man lang akong ginagawang hirap, nang uutulang naman ako ng tao. Tapos, di ba? Ako, ano discarte doon? Pang ano yun? Pang loloko ng kapwa yun? Hindi discarte yun? Nakakahiyang tawagin discarte yun? Hindi kami maiinggit yan, no? Hindi ako naiinggit sa mga rapist. O, di ba? Grabe sila kung magano sa comment section. Tayo pa daw yung inggitero. Anong iinggitan natin sa kanya, Brother Gabriel? Naku, yes. Kapal naman ang mukha nila, no? Ay, naku. Oo. Luloko lang yan. O, ito pang isa, kapatid na Gabriel. Ito pang nag-comment si Herculano Parpan. Ayan, o, basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. O, ito naman sabi niya. Nainggit lang kayo sa kanya. Ay, ano na naman, discarte yan? Hindi yan. Yuck! Hindi pa po ako nagbabaliw. Hindi pa po ako nagbabaliw. Sabi pa niya, oh, gagayahin daw natin siya. Eh, bakit ba namin gagayahin yung manluloko? Diba? Di ba? Naku po. Awa ng Diyos. Awa ng Diyos, matino-tino pa po pag-iisip namin. Hindi namin ikiklaim na kami son of God. Di ba yung appointed son of God? Iyo. Tapos biglang magpapapastoral. Naku po, hindi kami ganun ni Kabornok. I'm very sorry to say. Eh, para tuloy, parang kilala. Parang kayo yata gawa-gawa ng discarding yun, ha? Ingat-ingat po, ha? Naku, ha? Baka balik sa inyo yan, kapatid. Ay, naku. O, ito pa. O, baka siya ata rin dito nag-comment. Ah, hindi pala. O, ito, basahin natin yung sabi ni Moises de Guzman. Kakapilido mo pa ito, ha? Brother Gabriel. Ah, okay, okay. O, sige. O, sabi niya, subukan nyo makinig sa preaching ni Pastor kung sino siya talaga. Wala kayong ginawa kundi panini. Ano pa lang ginawa? Ang ginagawa nyo, ang kabuti, hindi nyo sinasabi kung may kalamidad gaya na, oh, come on, ang Iglesia Katolika ganyan ginagawa, yung MCG ay ganyan din ginagawa, yung INC ganyan din ang ginagawa. Ang dami ko magawa ng kabutihan, pinagpo-front yung paggawa ng kabutihan eh. Diba? Dahil ba sa gumawa siya ng kabutihan kuno, eh, dapat na siyang paniwalaan. Yung Children's Joy Foundation para daw ika sa bata. Eh, bakit namupunta kay Kibuloy, hindi sa bata? Oo. Ang dami diba? Mga nangihingi sa ano sa airport para daw ika sa bata. Tapos mangyayari, paggasolina lang pala ng jet ni Apollo Kibuloy. Come on, huwag nyo nga kaming parang gawin na parang batang pinanganak lang kahapon. Yung mga pagaya nyo lang din ng mga utu-utu yung mga naniniwala sa ganyan. O, diba? So, mga, ay, nako, grabe naman itong mga nag-comment na ito. O, ito pang isa, Brother Gabriel. Meron ding nag-comment. Sabi ni, ito, ipakita na natin sa screen. Si Chofilo Daniel, sabi niya, naiinggit kayo, mangangaral din kayo, hindi maganda ang paninira nyo kay Kibuloy. Eh, paano naging hindi maganda? Eh, hindi lang talaga maganda yung ginagawa ni Kibuloy. Eh, diba, ganun yun? Yes. Describe lang naman namin kung ano siya. Eh, diba, oh, sabi, ang sabi, maano daw siya araw-araw, o may naka-schedule daw na mag-night duty sa kanya, tsaka spiritual wives. Eh, meron naman talagang ganun, itatanggi nyo pa ba yan? Paano paninira? Eh, ganun naman talaga nangyayari. O next, yung nangihingi sa airport, itatanggi nyo ba yan? Eh, yun naman talaga yung nangyayari. May nangihingi sa airport, eh, paninira ba yun? Pag pala din yung describe yung kasamaan nyo, paninira, naku po, hindi po... Yung mga kagaya nyo lang po mauuto sa ganyan. O, diba? Kawawa naman yung nauuto. Kagaya din ito, ha? Ito, panoorin mo. Nauuto ano din ito. Sige. Ito, nauuto din ito ni Kibuloy. Panoorin mo. Sige. Jonathan Peralta, mula sa KLC ng Calgary, Alberta, Canada. At naniniwala po ako
O ano? Bilang isang membro mula okay. ng 1994. Since ay, ang tagal. 1994 nang ako nabagtay sa kingdom. Aba? Hindi ko narinig si pastor ni minsan nagsinungaling sa mga membro. Ay talaga, hindi ka pala, hindi mo pala narinig pa mula noon. Come na nagsinungaling si Poloy. Ay naku, ang dami na nating natalakay sa programa, Brother Gabriel. Lahat ng sinasabi ni Kibuloy na ating ipinakita, eh puro kasinungalingan. Wala sa Biblia. Yung iba na pa sa Biblia. Eh paano mo nasabing tama ka? Ay naku. Yes, Kabunok. Pagpanatiko magsasalita, naku po, eh para palang MCJ, ayan ni Kabunok eh. Pagpanatiko magsasalita, magtetestimony, naku, hindi ako maniniwala dyan. Kasi kapag panatiko, Kabunok, ay tahas ang kawalangyaan, kabobohan, kahayupan, tikit mata nilang tatanggapin yung Kabunok eh. Kaya para sa akin, walang credibility ganyan. O halimbawa, hindi ba kasinungalingan tayong dalawa, Kabunok, dadaan kikibuloy balang araw? Kasinungalingan yun eh. O ngayon palang buhay ako, direktang sinasabi ng puso't kaluluwa ko, di totoo yun. At pag ako dumaan sa harapan niya, okay lang na may impyerno ako, suntukin ko pa sa char. O diba? O tuloy lang natin. At higit sa lahat, wala mang minomolestya o inaargabyado si pastor since nung ako'y nagsimula sa kingdom bilang young people. Hindi mo nga alam nga eh. Diba? Eh wala namang magsasabing nagrabyado ako na pastoral eh. Na nandun pa sa loob eh. Karamihan ng mga nag-aano dyan, yung mga lumabas na hindi na kinaya yung kawalangyaan. Pero yung nasa loob, may magsasabi bang, pastor, labag po sa loob ko. May magte-testimony ba dyan sa ano na, ay, ako pastoral ako. Gustong-gusto ko na nagna-night duty ako eh. Spiritual vibes ako ni Kibuloy. May magaganon ba? Siyempre wala. Siyempre wala. May magre-reklamo ba dyan sa loob niyo? Sasabihin eh, labag sa kalooban ko na inaano ako ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy linggo-linggo. Naku, wala. Wala naman talaga eh. Kasi nga, grabe talaga yung mga nangyayari dyan sa loob. Ba, hindi makakapagreklamo. Eh, takuti ka ba namang papatayin ng ano eh, nagtawag ng kamulok? Angel of death daw, Brother Angel Gabriel. Of death. Siyempre, hindi makakareklamo yun. Oh. Mm, di ba? O tuloy natin yung kanyang ano, yung kanyang sinasabi. Sige. Pabor ako sa mga pag-aaral na binibigyan niyang libreng paaral sa mga kabataan na katulad namin noon na hindi siya humuhumpay ng pagtulong sa mahihirap. Come on. Ayan. Eh Brother Gabriel, tayong Brother Gabriel, dalawa tayo, tumutulong din tayo sa mahihirap. Eh, ibig bang sabihin, suportahan mo na rin kami? Di ba ganun? Yes, yes. Ay, eto ha, mga kapatid kong Katoliko, please lang po, may paalala kami ng Pacmasters PH ako si Kabunok sa inyo. Kapag po ang isang relihiyon, ang main target nila more on poverty porn, naku po, hindi po totoong iglesia yon. Ginagarantya ko na po sa inyo. Ang pang-front lang po nila yon, yung pagtulong sa mahirap. Mga kapatid, mag-mature na po tayo. Please naman po, huwag tayong umasa na parang pinanganak lang tayo kahapon. Karamihan ng relihiyon, karamihan ng mga, kahit sa political, di ba? Eh, hindi pa ba natin alam na karamihan ng mga politiko ngayon namimigay ng bigas, namimigay ng dilata, tuwan-tuwa naman tayo kasi nabigyan tayo, boboto na tayo. O, pag tayo naging nakaboto na, nanalo na yung politiko, ano na tayo? Wala na. Oh, eh mas worse pa sa religion. Bakit? Nauto ka kasi napag-aral ka. O pagkatapos nun, yung nagastos sa pampaaral sa'yo, bawing-bawi pa, tubong-tubong lugaw pa si kung sino mang pastor yung nag-handle ng religion. Lalo na si Kibuloy, Kabunok. Grabe, billion yung pumapasok na pera sa kanya. So yung pinang-paaral sa'yo, puhunan lang niya yun. Nang po mga kapatid, huwag po tayong magpapauto sa pagtulong lang sa pahirap. Napakahirap ma-determine kung sino yung totoong tumutulong sa mahirap. At ang totoo, isa sa mga pinakamagandang totoong pagtulong sa mahirap, hindi pinagmamalaking tumutulong siya. Hindi binubroadcast, Kabunok. No? Mm-hmm. Kaya, naku po, anong pinagkaiba niyan sa MCGI scares? Naku po. Oh, diba? Pangalulo ko ay nung mga yan, galing po ako sa kulto, mga kapatid. Diba? Eh, naku po.
Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ako na po nagsasalita sa inyo na galing sa kulto. Yung mga ganyang galaman, kaya ako naniniwala ko si Kibuloy tsaka si Daniel Rason magka-frequency yan. Sila yung tunay na magka-frequency. Oo nga. Baka may MCGI na naman na sumpain na po dyan. Oo nga eh. O sige, tuloy na nga natin, Brother Gabriel. Yeah, sige, bro. Kung ano man ang aligasyong hindi tama na sinasabi kay Pastor Kibuloy, against kami dyan! Amen! Bilang membro, nasa likod mo kami, Pastor Kibuloy, paglalaban na namin! Apa? Bilang yung mga membro mo dito sa Canada, nagkakaisa kami at paglalaban namin ang katotohanan mula ng mga nalaman namin sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Pastor Kibuloy. Amen! Yun! Eh, disuportahan nyo. Nasa inyo naman yun eh. Di ba? Oo, lahat naman kami kalayaang paniwalaan ang gustong paniwalaan. Pero, again, tayo, kami mga kapatid, ako at si Kaburnok, pati yung buong team ng Kakbasers PH, nag-i-stand kami sa, hindi na basta kung ano pinininiwala namin, nag-i-stand kami sa yung totoong katotohanan talaga, hindi yung subjective lang na katotohanan, Kaburnok. Kaya di bawa, sila, para sa kanila, ang katotohanan sa kanila, si Kibuloy na yung bagong Kristo. O di ba? Yung Kristo naman yung naging ama, sa kanila lang yun. Subjective lang yun na true. Diba? O sa kanila, pwede yung spiritual wives ni Kibuloy, madaming asawa si Kibuloy spiritual. Sa kanila lang yun. Pero hindi yun yung general truth, hindi yun yung main truth o whole truth. Subjective lang po yun, mga kapatid. Kaya mag-ingat din po kayo sa mga na papakinggan nyo ng mga salita ni Kibuloy o yung mga member nila na gumagamit ang word na katotohanan. Huwag po natin kakalimutan na ang truth po, mayroong iba't ibang uri, mayroong subjective truth, tsaka mayroong whole truth. Sad to say, hindi whole truth yung nandun kay Kibuloy. Oo, at napatunayan na natin yan, kapatid na Gabriel, yes. Sa ating mga episode, di ba? Ay naku, dami na nating episode kay Kibuloy. Dahil nga dyan, gumawa nga ako ng playlist, mapapanood nyo pala yung buong playlist ng lahat ng taga-sulit na kayaan episode dyan sa ating YouTube channel. Ha? O, pwede na nyo i-search dyan kasi maraming nagre-request. At ngayon, ito naman, kapatid na Gabriel, yung comment naman ni Carla Benagen. Pakibasa itong kanyang sinasabi. Sana kung alagad kayo ng Diyos, huwag bully. Diyos na lang ang bahala. Ang labas tuloy inggit. Ah, hindi. At ako po. Wala bang bagong script? Kayong mga panatiko, ingat-ingat naman po kayo sa pag-alata ang panatiko kayo eh. O, di ba? O, ingat ka na lang, kapatid na Carla Binagen, ha? Mag-ingat ka na lang. O, mag-ingat ka na lang. Ingat ka na lang, ano? Kawawa ka naman. O, yan ang ating masasabi. O, ito pang isa, Brother Gabriel, ha? Sabi ni, ito, User Z. Ayan, sabi niya, sige pa, Marites pa kayo. Mabuti nga siya. Maraming natutulungan. Kayo nga. Ay, hindi mo lang alam. Pinagkaiba kasi namin ni Kaburnok sa inyo, kay Kibuloy. Si Kibuloy, pinagmamayabang yung nagagawang mabuti. Hindi ganun. Sa stress ng Mateo. Ito na. O, basahin na nga natin. O, kanina ko pa nga gustong basahin yan, kapatid na Gabriel. Basahin na nga natin yan. Nasa Biblia. Pakimasa. Oo. Simulan ko na sa dos, ha? O, ito na sa dos, mga kapatid. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Patotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tres, datapwat, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ayan. Oh, di ba? Klaro yan, kapatid na Gabriel. Oh, yan ang amen. Ginagawa natin. Itong mga ngaral, katulad nung kaibigan mo dati, na ngayon ay umalis ka na nga dun sa kaibigan mo, pagkatapos yung best friend mo pa, sila magsama sila. Magka-frequency nga sila. Magka-frequency diba, yan talaga. Oo. Diba? O ngayon, ito naman, Brother Gabriel. Nung nakaraang mga araw, meron akong napansin at ito ay pakita ko lang sa screen. Okay. Dahil nga sa kanilang siyempre, yung kanilang pagiging panatiko at yung ibang members ni Kibuloy,
eh nagkita-kita pala sila doon sa Davao, ayan no. Doon sa parang kingdom, ayan no. Oh, ayan ah, kingdom. Yung, oh, ayan na. Yan yung mga larawan, ayan nananalangin sila, ayan na. Oh, nakikita niyo sa screen. Oh, ayan na. Oh, yan ang kanilang ginagawa. Oh, ayan na. At yeah, mayroon akong video na ito, yung video panoorin natin. Sige nga. Ay, grabe naman yan. Hindi na yung Diyos ang pinukulian dyan. Si Kibuloy na lang yung kabur, no? Walang totoong idolatry. Oo, ayan, no? Ang dami pa nila. Ang dami nilang mga panatiko pala, Brother Gabriel. Kawawa naman. Kawawa naman sila. O, di ba? Oo, at ito, may pinagmamalaki pa ito ni Dennis Lazarte. Lazarte. Oh, galing sa kanya yung mga picture na yan, ha? Miyembro ni Kibuloy. Ah, oo, ayan, ni Kibuloy. Oo, oo, basahin mo nga ito, yung kanyang sinabi, kapatid na Gabriel. In front of the embracing walls of the kingdom, sea of souls gathered, united by faith and driven by the profound love and respect for Pastor Apollo. O, kita mo? This assembly was not merely a gathering. It was a vivid demonstration of the power that unity and prayer hold in our hearts. Aba, mukhang matalino kasi nag-English, ano? Oh, di ba? So, yan ang kanyang post. At actually, mahaba itong post niya. Hindi na natin mabasahin yung iba. Basta mapakita na natin na ito'y post ng isang panatiko, yun pala yung kanilang ginagawa. O, ngayon, dahil sa kanilang pagkapanatiko, eh syempre, maghanap sila ng target na sisiraan, no, di ba? At isa sa mga siniraan nila, kapatid na Gabriel, eh yung nagbaba ng contempt order sa Senado na si Senator Risa Hontiveros. O, ito ha, pakita ko lang sa inyo, grabe talaga itong mga, ano, yung mga miyembro ni Kibuloy, ayan. O, sabi nung isang Mirasol Sol ate ni Marites. O, yan ha. O, basahin mo nga itong sabi niya, kapatid na Gabriel. Okay, so post ito by the way noong March 14, 12:10 p.m. Now showing Kerida, starring queen of evil and lies viruses, Risa Hontiveros. Sino ngayon ang mas malinis? Oh, come on, ad hominem. Yeah, kadiri, ad hominem. Yan lang ba kaya nyo? Nakakahiya kayo? Kristiyano pa kayo niyan? Nakakahiya kayo? Oh, di ba? Oh, eh, yan ang masaklap. Oh, ngayon, meron pang video. Eto, viral din ito. Panoorin mo, kapatid na Gab. Okay. Naku, naku, naku. Grabe naman, nakikiapid ka pala. Nakakahiya ka. Nagmamalinis ka, meron ka palang track record, ha? Ano ba naman yan? Nakakahiya kang babae ka. Madam Chair! Naku! Ano ba yan? Oo. Tingnan mo din. Grabe ka. Musgahan mo na kagad ang pastaw namin. Oo. Akala pa naman namin malinis ka. Grabe, nakikiapid! Akala natin banal. Akala namin banal, ha? Oo. Banal-banalan! Naku! Meron palang tinatago. May tinitira. Ayan. Nakikiapid pala si madam. Tingnan mo yung mukha mo, ha? Yan, no? Yan, no? Sino kang ano, eh? Parang sino malinis, ha? Ayay, talaga. Kirida ka naman pala. Grabe. Ayay. Kabanal. Nagpapasabihin nun. Nakakadiri itong mga miyembro niya, no? Ad hominem. Yan, no? Kristiyano pala kayo sa lagay na yan. Nakakaya talaga kayo. O, tapos magagalit kayo. Yan ba'y kaiinggitan namin ni Kaburno? Mahiya naman kayo sa mga mukha ninyo. Yan ba'y ugaling Kristiyano? Hindi, mag-usap muna tayo sekular, Kaburno ka. Ito, pagbigyan niyo po ako, mga kapatid. Sekular muna tayo. Bakit hindi kayo mag-focus dun sa issue? Bakit tinitira niyo personal si, ano, si Madam Chair? Ipagpalagay na natin. Pagpalagay na natin, granting without accepting, ha, totoo yun. Eh ano naman kung totoo? Mag-focus kayo din sa may issue ng pastor nyo. Hindi titirahin niya siya personal na kirida siya. Ganyan na ba talaga kayo? Nakakaya kayo? Ad hominem po tawag dyan, mga kapatid. By the way, ang ibig sabihin po ng ad hominem, yun po isang uri ng policy, mga kapatid, na imbis na mag-focus dun sa issue,
epe-personalin yung tao. Mali po yun, mga kapatid. At hindi din po diwa ng Kristiyano yung ganyan na titirahin mo si Madam Chair dahil lang sa, at tawag doon, eh, siya ay may kerida or may ganun. Wala kayong pakialam doon. Wala kayong pakialam doon. Ang ipagtanggol nyo, yung abo ninyo. Eh, ganyan pala kayo. Eh, lalo nyo lang pinapatibay kung anong uri talaga kayo ng kulto. Pagka ganyan, kaburno. So, ayun po. O, diba? At ipatuloy na natin. Tuloy lang natin, ha? Kahit na nakakadiri. Sige lang. Walang hiya. Wala, nakakahiya talaga. Kirida ka lang. Pinipilit mo si Pastor, ha? Pupunta dyan sa Senado. Naku po, ikaw pala, nakikiapid ka. Ano kaya yung ebidensya nila, kaburno ka na? Ano yung ginagawa? Oh, mamaya, abangan mo kung ano yung ebidensya. Ay, may ebidensya. Sige. Sige, ipakita natin mamaya, ha? O, tuloy natin. Gawa mo sa kapwa mo. Ikaw yun. Oo. Diba? baka no, baka siguro may gusto kay pastor to. Kaya nga, bakit hindi na daw palagi? Iyo. Kasi nga, kirida siya. Natalo to. Nakakaya to. Talong-talo to kagad sa... Dito na lang dito. Wala ba ng debate, anong competition or ano? Nakakahiya, puro personal. Wala ba lang... Nag-iintay ako kaburnok ng at least yung meron man lang ba silang sasabihin na papupulutan man lang ng aral or isang argument na napakabigat, hindi matututunan against sa ginagawang issue niya. Wala man lang, hindi man lang nag-cite ng constitution. Yan na nga yung sinasabi ko, kaburnok eh. May pa-constitution pa kayong ingatan. Kasi ingatan constitution dyan. Eh kung tutuusin nga eh, sila ang dapat nakasuhan dyan, kaburnok eh. Bakit? Personal na buhay ni Senator Risa Ontiveros yung tinitira nila. Sila nga dapat kasuhan dyan eh. Oo nga eh. Pwede nga kasuhan yung dalawa na yan. O, tatlo pala sila. O, ito tatlo, Brother Gabriel. Oo. Ito ha. Ito kasi inanap natin. Ano bang issue kasi yung pinagbatayan nila na meron daw kirida? Alam mo ba, Brother Gabriel, na yung basihan nila, isang pipitsuging picture na naghahawak ng kamay. Nang nagkahawak pala nung kamay si Senator Kiko Pangilinan, ipakita ko lang sa screen ha. At saka si yan lang yung basihan nila para sabihin na kirida daw. Piruin mo, ayan oh. Oh, 'di ba? Maghahawak daw ng kamay. Ayan oh. Yan ga. Yan ang kaya nung nalaman ko. Ay, naku, mga baliw. Mga baliw talaga, mga... Ay, naku, ito talagang miyembro ni Kibble. Yan. Eh, chismis lang yung ganyan eh. Akala ko ba, huwag kayong chismoso, huwag tayo magigat. Naniniwala kayo sa ganyang picture. Nakakahiya kayo talaga. Pultong-pultong palawan kayo. Oo. At dahil dyan, Brother Gabriel, kung patuloy nilang suportahan yung kasinungalingan, ano ba ang mapapala nila? Pasensya na, no? Kung nandyan pa kayo sa iglesia ni Kibuloy, alam nyo ba may destino kayo kung kayo nagsisinungaling pa rin at patuloy na sumusuporta sa kasinungalingan at kayo sumasamba pa sa Diyos-Diyosa na si Kibuloy, Brother Gabriel. Di ba yan ang lumalabas? Basahin na natin yung 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan, oh. Ay, nako. So yan ang kanilang destino. Ay, nako, good luck na lang, ha? Kaya kung ako sa inyo, andyan na kayo sa iglesyang yan, alis na kayo, lipat na. Especially dito sa Iglesia Katolika. Yun yung advice ko. Pero kung ayaw nyo naman, mahala kayo sa buhay nyo. Inyong choice. Ayan. Oh, ngayon, meron pang isang panatiko, Brother Gabriel. Nag-viral yung post niya. Ha? Ito, ipakita ko lang yung post niya. Itong post, kapatid na Gabriel, nang nag-viral sa Facebook ni Graziel Lewis. Basahin mo nga to, kapatid na Gabriel.
Naku po, hindi ko pa binabasa, nasusuka na ako, Char. History repeat itself. What exactly happened 2,000 years ago is happening now. Oh, come on. A few more days to go, the world will be commemorating Holy Week na supposedly gawain ng Katoliko. And this exactly is what happening now. The begotten Son, Jesus Christ, 2,000 years ago was betrayed by one of his disciples, sold for his 30 pieces of silver, accused of something he did not even do, went through physical torture, and walked to the road to Calvary carrying a heavy cross and was crucified. Okay? Now the Son of God. Ako na lang babasa, Brother Gabriel. Parang nasusuklap. Ako na babasa. Kahit na, Brother Gabriel, kahit na pipilitan ako, babasahin ko na lang. Sabi niya, now 2,000 years later, the appointed Son of God, Pastor ACQ, was also betrayed, sold for a huge amount of money, also accused of something he will never do. Huh? Talaga? He might not have gone through physical torture, but what these people are doing is clearly torture for him. He had to go through the injustices of the people in power, which was like he was walking on the road to Calvary carrying a cross. But this is what they did not know. The Son of Man came for the second time, not to be crucified, but to be glorified. Okay, hindi nga talaga naganap. Hindi talaga naganap. Oh, nga. Di ba, Brother Gabriel? Hindi naganap. Yes, hindi naganap. Kasi, hindi nga naganap. Kasi, hindi nga siya nag-surrender sa Senado. Di ba? Yes. Hindi niya hinaharap ang mga kaso niya. Nagtatago sa sayan ng mga dancer niya at singer sa Davao. Yan ang totoo niya. Yun, di ba? Nagpaparelax-relax pa sa mga pastoral niya yan eh. Kalukuhan yan, Kapurnok. I-analyze natin yung bandang dulo. Ako magbibigay na ako ng komento ko, Kapurnok. Doon sa may bandang dulong sinabi niya. Simulan ko na lang dito sa he might not have gone through physical torture but what those people doing is clear torture for him. Sige, buloy ngayon ng torture eh. Di ba? Ikaw ba naman magsabi na dadayuhin ka daw ng angel of death tapos babalian ang leeg ko. Gano'n. Sino nagtotorture? Di ba si Kibunoy? Oh, yung mga pastoral niya kasi parang nai-inlove na sa ibang tao, tinatakot, patadayuhan daw ng angel of death. Oh, sino ang nagtotorture? Hindi ba siya? Oh, at dyan sa sinabi niya na he might not gone through physical torture, di lalong hindi siya si Kristo. Di ba? Hindi siya lalong si Kristo sa punto na yan. Kasi nga yung Kristo natin, talagang na-torture siya physically kasi nga required. Yun yung kailangan niyang gawin. Kailangang mamatay siya para sa ating lahat. Brother Gabriel. Ka nandun eh. Yes, Kabarno. Oh, ito, panoorin na nga natin. Baka hindi makarelate yung iba. Yung sinabi sige, niya sige. Na may paano-ano pa, panoorin natin ha. Sige. Satanas na ang boses ko ay hindi na marinig ng mga tao sa buong sanlibutan. Ayan ha. Anong sinabi niya sa akin? O ano? Anak, I'll give you the power of the air. Abo. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Abo. Uh-huh. O yan o. Tapos haharangin mo yon. Aba? Bibisitayin ka nung anghel. Sasabihin sa iyo. Tingnan ko nga ang ugat sa liig mo. Bakit ang laki nun yan? Pag pinlipit niya ang liig mo ayan o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ano? Ganito ka na o. Di ba? O yan o. Kanina niya sinasabi yan, hindi ba pang to-torture yan, Kaburnok, sa mga miyembro o kung sino mang gustong i-expose si Kibuloy? Di ba? Ikaw ay, hindi Kibuloy eh. O yan ang Diyos-Diyosan ng mga miyembro ng ano, ng Iglesia ni Kibuloy. Kingdom ni Kibuloy. yun ang totoo doon. Ay, nako. Kawawa naman kayo. O, di ba? Tuloy natin yung analysis mo muna doon sa... Tuloy natin. At tapos ito pa, he had to go through the injustices of the people in power, which was like he was walking on the road to Calvary. Kalukuhan yun, wala pang ang hinaharap na kaso si Kibuloy. Paano nga nang he had to go through injustices? Wala pa nang hinaharap na kaso, hindi ka pumupunta sa
oh, meron na bang nangyari doon sa korte? Wala. Oh, meron na bang nangyari doon sa may sa tawag doon, doon sa kamera? Wala. Oh, eh meron pang nangyari doon sa may Senado? Wala, wala pa naman nangyari. Eh, hanggang sa inabutan na lang na sinabi na sa balita, bahala na yung Senado, sinabi ng kamera. Kung ano-ano na yung nangyari, na-delay na nga na na-delay, tapos you go through injustices, sino pinaglulunoko na itong mga to? Diba? Kaya nga umabot na sa punto na kailangang i-contempt si Kibuloy kasi wala siyang ginagawa, wala siyang dinadaluhan kahit isa. O, dun pa lang eh. Brother Gabriel, mabuti pa pala si Cristo. Hinarap niya yung Sanhedrin, kapatid na Gabriel, di ba? Yes, yes. Kabuno, kahit unfair na nilitis siya. Minadali pa yung paglitis sa kanya at madaling araw pa naganap yon. Oo. O, ito diba? Si Kibuloy eh. Pupunta pa siya doon sa ni Sergeant of Arms. Ang sarap ng buhay niya. Naka-aircon pa yung kulungan niya. Si Cristo ba naka-aircon? Hindi. Pinahirapan pa nga siya ng tonto. Hinampas-hampas yung ulo habang may koronang tinik. Di ba ganun yung nangyayari pa doon? Yung pinagtitrip, nahatulan pa si Cristo. Tapos sasabihin daw parang carrying, ano nga ulit yung sabi, Kabornok, yung nag-carry daw ng cross. Anong kiniri niya? Oh, anong diba? Kiniri niya? Anong kiniri niya? Ano? Naglakad siya sa Kalbaryo? Oh, come on. Saka mo nga sabihin yan kapag nakatira sa barong-barong si Kibuloy, ilang taon siyang si Kibuloy nandun sa may napakasarap na mansyon niya. At baka nga, hindi mo nga siguro makasakay ng tricycle yan eh. Sa mga carry-carry, cross-cross man, nalalaman nila na yun. Kalokohan yan. Yung mga kagaya nilang panati ko, mauuto doon. Pero, Kabornok, yung mga nag-iisip, yung may critical thinking, alam na alam pagka na hindi totoo yung sinasabi. Pinipilit lang nila bang ano, tawag yung pagtagpuin yung Kristo ng Biblia doon sa may peking bula ang Kristo ng Davao, which is hindi compatible talaga. Hindi compatible ka mo. Oo, at fallacy yan ha. Fallacy of false analogy. Yan ang ginagawa. Yun. Diba? Yun. Oh, eh, yung fallacy of false analogy, eh di kasinungalingan na naman, oh, yan ang ginagawa, Brother Gabriel, ng mga panatiko ni Kibuloy na ayon sa Biblia, eh, alam na natin ang destino kung patuloy pa rin nila yung ginagawa, di ba? Amen. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, dahil malapit na tayo, makukulangan na tayo ng oras, ito, bilang panghuling video natin sa episode ngayon, ito, pasabog na naman ito, panoorin natin ngayon ang salita mula sa bibig mismo ni Apollo Kibuloy. Panoorin mo, Brother Gabriel, ha? Panoorin natin, kapatid na Gabriel, ang sabi ni Kibuloy. Posisyon. Hindi ka interesado nga, I have my own right when even we are children of the Father, when I am right. I will insist on my right. You are not focused on the Son. Uh-huh. Wala ka nang kapokus sa anak, may nanak ka. Aba? When you are insisting on your right, and then you don't want to give up your right, you gain disciples. Because some disciples are like you. So you begin to have a faction on yourself. You are insisting on your right. You lose focus on the Son. The Son is the point of unity. Aba! The Son is the point of all right and wrong. Aba! Aba! So, insisting on your own right. Right, 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 right. And then, other leaders are all wrong. You are right. You've lost focus on the Son. And itong gawin nyo sa sitwasyon ganyan. Ganito ang gawin nyo sa sitwasyon ganyan. Ano? Sister, brother, sino ang mas right? Ikaw o si pastor? Wala. Oh, yan ha. What? Oh, yan ha. What? Brother Gabriel ha. Bago muna na sagutin ha. Excited. Alam mo ba, pinutol ko muna kasi, yung mga ginagawa ni Kibuloy, yan po yung sinabi kanina nung nag-comment. Ito yung paraan ni Kibuloy para i-hypnotize yung miyembro niya, kapatid na Gabriel. Para yun. Brainwashing. Oo. Brainwashing na to eh, kapatid na Gabriel eh. Kultong-kulto yung kalaban. Tuloy natin ha. At ito ha. Alam mo yung sagot ni Kibuloy sa tanong niya na siya yung sasagot. Panoorin natin. Matatawa ka talaga. Ikaw o anak? Ama! Oo. O ano?
Wala nang sagot niya. Humihingi ng validation. Kailangan makinig ka sa anak. Ayo. Others, bright kayo, bright kayo. Lord, ang kinanglan. Kamu dili bright. Ako rin bright, 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 bright. Motong, pagkalalis na. Ang ubang tulongis na sila bright. Ano yung pangutana? Sister, brother, kinsa man yan bright? Ikaw o si pastor? Wala. Si pastor. Atong Panginoon si pastor kasi pinaka-bright atong Nako! Nako, kultong-kultong galawan yan. Kay pastor lang makinig. Ay, nako, ano ba naman yan? Brother Gabriel. Grabe naman yun. Matapos kong mag-brainwashing na na sino ang mas tama, tapos biglang sasabihin, ikaw lang yung matalino, ikaw lang yung nakakahiya yan. Diyan pa lang, alam mo ng kulto yung galawan, kaburnok, wala kang kalayaan pag nandyan eh. Hindi totoong may freedom ka talaga pag nandyan ka, kaburnok. Nakakahiya talaga. Ay, naku naman. O, yan ba yung iglesyang aaniban nyo pa lang? Ay, naku. Ay, naku, grabe talaga. Kung katoliko ka, huwag ka nang umanib. Si Iglesia ni Kibuloy, di ba ganun yun, Brother Gabriel? Ay, naku. Yes! Naku po, pangiusap naman po. O, di ba? O, ngayon, Brother Gabriel, ano bang gusto niyong Iglesia? Ito bang ginagawa nila na, ito ay, pakita lang natin, ha? Yung kanilang ginagawa. Ayan, o. O, yan, o. Oo, tapos, si Kibuloy, eh? Oo, tapos, yung mga sasabihin, ganito, panoorin natin. Justice for Pastor Apollo C. Kibuloy! 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 Protect Pastor Apollo C. Kibuloy! Protect Pastor Apollo C. Kibuloy! Protect Pastor Apollo C. Kibuloy! We stand for Pastor Apollo C. Kibuloy! We love you, Pastor! Oo, oh, tapos ito pa. Ito pa. O yan, ha? O yan, ha? Protect Pastor Apollo Kibuloy. Resign Vivian. O, pinag-resign na yung Pangulo. Resign Vivian. Protect Sara Duterte. Protect Sara Duterte. We love you, Pastor. Ay, naku. Talaga. Ay, naku. O, yan. O, tapos, yan daw yung kaiinggitan namin ni Brother Gabriel. Yung pastor na yan. Ay, naku. Naku, hindi ako maiinggit yan. Lalo na ako yung nagsisisigaw, mga member ng pastoral. Naku po, hindi ko kaiinggitan yan. O, yan o. O, yan o. O, naiinggit daw tayo. Ay, naku, walang kaiinggitan dyan. Ay, Kibuloy. Wala, wala talaga. Ni isa, hindi kami naiinggit. O, diba? O, yan o. Grabe daw mag-discard. Yes. Ay, naku. O, diba? So, halata talaga, Brother Gabriel, na ito'y galawan ng isang... Ay, hindi ko na ulit sasabihin. Baka, baka mamaya makakabasa na naman tayo ng mga comment na ano, na mga iyak. Okay lang. O, diba? Okay lang. Ay, naku. Sige. O, yan ha. So, yan po ang ating episode ngayon. Ano pong masasabi ninyo sa mga miyembro ni Apollo C. Kibuloy? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like ang video na paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Gaborno at kami ang inyong Tagasuri! O, di ba, Brother Gabriel? O, tapos sabi pa niya, balikan nga natin yung ano, yung video nung kanina. O, ito, ulitin nga natin. Protect Pastor Apollo Kibuloy! Protect Pastor Apollo Kibuloy! Resign Vivian! Resign Vivian! Resign Vivian! Grabe, no? Pati si Bongbong Marcos na nagre-resign sa kanilang... Ay, nako, grabe talaga. Kultong-kulto na yan. Brainwashing, yan ang epekto ng brainwashing. Kaya taga mo, pinagsasasabi. O, oh, ito pa, o. Oh. O, oh, tingnan mo, ha. O, oh, yun! Yan, o. Ano po? Akala mo marami sila. Ilang tao lang naman sila. Yun nga. Yan, tapos kung pastoral yan, kabornok, hindi ako maniniwala. O, oh, yan, o. Oh. Aba, we stand for Pastor Apollo Kibuloy. Aba.
Ay, nako. O, diba? Kultong galawa na yan, Brother Gabriel. O, diba? Yes, o, pero, yes. Pero, yung sinasamba nilang Diyos-Diyosan, Brother Gabriel, alam mo ba kung sino? Ipakita lang natin sa screen, ha? Ito yon, o. Oh. Ito yon, o. Oh. Yan, o. Oh. Ulitin nga natin yon. Yan! 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 Ang... O, oh, yan, ha? O. Oh. Yan! Yon! Yon talaga! O, oh, diba? Ay, nako, kultong-kulto. Nakaka-cringe naman, Brother Gabriel. Akala ko lang, uh-huh. INC at NCGI lang yung nakaka-cringe. Ito din pala, mas malala pa to. Diba? Yeah, eh. Ay, nako naman. O, sige na, Brother Gabriel. Bye po, mga kapatid. Bye po. Happy Easter pala. Happy lahat. Easter, happy Easter. Oh, yeah. Sige, bye na. I'm gonna give my praise. Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-Sunny.